Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang hingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isaman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako.
taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung dinggin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin. Pagka ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung dinggin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung dinggin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung dinggin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babae na nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo,
Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag meron po tayong bisitang darating sa ating tahanan, ano po bang mga unang bagay na ginagawa natin? Marahil sasabihin ng ilan, Father, namamalengke ako kasi gusto kong may mapakain ng masarap doon sa bisita ko. Ang ilan naman, maglilinis ng bahay o para sa ilan, itatago yung kalat. Itatago yung mga hindi magandang sa paningin. Bakit? Lalong-lalo na kapag ang bisita natin mahalaga sa atin, bibigyan natin ng panahon. Ibibigay natin sa kanya ang pinakamagandang pagtanggap. Ganyan ang kultura natin bilang mga Pilipino. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Dahil napakinggan natin sa ating ebanghelyo na si Jesus ay pumunta sa tahanan ni Maria at ni Marta, mga kapatid ni Lazaro. At dito, tinanggap siya ng buong buo ng magkapatid na si Maria at si Marta. At paano siya tinanggap? Si Marta, aligagang aligaga sa paghahanda. At si Maria, umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanya. Mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay pananampalataya na meron po tayo. Dahil alam naman po natin na sa buhay natin, laging dumadalaw ang Diyos. Sa buhay po natin, sa puso natin, laging dumadalaw at dumarating sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero magandang tanungin din, paano ba natin sila o paano ba natin siya tinatanggap? Kagaya ba tayo ni Marta na aligagang aligaga? O kagaya tayo ni Maria na umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanya? Mga kapatid, minsan ang relasyon natin sa Diyos kagaya ng relasyon ni Marta o kagaya ng ginawa ni Marta. Gusto natin ng maraming ginagawa. Gusto natin maganda ang lahat pagdating para sa Diyos. Pero baka minsan, kailangan din natin maging si Maria, manahimik at makinig sa Diyos. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, yan po ang isang bagay na tila nawawala na. Dahil ang mundo natin ngayon, masyado ng aligaga, masyado ng busy, marami ng bagay ang inaatupag, kaya minsan nawawala na ang pagtahimik at pakikinig. At kagaya ni Maria, nawa yan din ang hamon sa atin. Umupo sa paanan ni Jesus, pakinggan ang kanyang tinig, at hayaan natin na siya ay mangusap sa atin. Huwag ho tayong matakot makinig. Dahil sa mga oras na tayo ay nakikinig, yan din ang mga oras at pagkakataon na ipinaparating sa atin ng Diyos ang kanyang mensahe. Kaya nga, di ba, sa ating unang pagbasa, ang kwento ni Propeta Jonas, pumunta sa bayan ng Ninive na napakalaki at ipinadala niya ang mensahe ng Diyos sa kanila. At ano ang ginawa ng bayan ng Ninive? Nakinig. At sa kanilang pakikinig, ano ang nangyari sa kanila? Tumalikod sa pagkakasala at ibinigay ang kanilang buhay para sa Diyos.
Mga kapatid, sa araw na ito, iniimbitahan tayo na umupo sa paanan ni Jesus at makinig. At nawa sa ating pakikinig, ibigay natin ang ating buong atensyon sa Kanya. Ibigay natin ng buong puso ang ating sarili sa Kanya upang tunay nating malaman ang mensaheng ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Masyado nang maraming ginagawa sa mundo. Masyado na tayong busy sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Masyado na tayong aligaga. Sa araw na ito, iniimbitahan tayong umupo sa paanan ni Jesus, makinig sa Kanya, at ibigay ang ating buong sarili, ang ating buong atensyon, at ang ating buong puso. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni na Maria at Marta na bunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling, manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Ang ating panalangin, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihiyag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan, ang katawa at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, mapalad
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuhan na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.